Kamusta mga ka-treasure hunter? Good morning, magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back na naman po sa ating channel. Nandito na naman po tayo sa ating usapang pag-treasure hunting. At tayo na naman po ay mamamahagi ng mga marker sign na kung saan sikreto po ng mga Hapones na kung saan iginuhit po sa mga bato. So tayo po ay magbibigay ng mga ilang markers na naman na mahalaga sa pag-treasure hunting at maging kudigo po natin sa ating pong paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ng mga Hapones. So usapan nga pong pagbabahagi mga ka-treasure hunter. Bago natin umpisahan yan, tayo na naman po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo pong panunood sa aking videos mga ka-TH. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga videos mga ka-treasure hunter. So usapan nga pong pagbabahagi, tayo po ay magbabahagi po ng mga markers na kung saan involved ang letter K. So marami pong nagsasabing ano po ang kahulugan ng letter K. Atin po itong kinuha sa Japanese code at atin pong ibibigay sa inyo at ibabahagi upang madagdagan po ang ating kaalaman tungkol po sa pag-treasure hunting. At maaring maging guide natin sa pagtuklas po ng mga nakatagong sikretong kayamanan ng mga Hapones dito po sa ating bansa. So halikayo, samahan ninyo po ako sa maiksi pong pagpapaliwanag upang matuklasan natin ang mga nakatagong sikreto. Balikan po natin ang ating pagbabahagi mga ka-treasure hunter at i-continue po natin ang pagbabahagi po ng mga markers na kung saan involved po ang letter K. So lahat po ng mga markers na ito na atin pong ibabahagi sa inyo ay involved po ang letter K. So mayroon po tayong makikitang letter K. So nag-combine po ang letter K at saka yung iba pang mga sign na kung saan may makikita tayong nakaukit na litrang K sa abakada. So letter K po ang atin pong ibabahagi sa inyo. Huwag na pong paligoy-ligoy, umpisahan na po natin ang atin pong pagbabahagi po ng mga markers na kung saan involved po ang letter K. So ang letter K, ito po ang ating ibibigay sa inyo ayon po sa Japanese code na atin pong ni-research at ibabahagi po natin sa inyo. So ito pong una, ang una po natin ibabahagi sa inyo ay ang 7KD. So involved po ang K. May involved siya na letter K. So lahat po na ating ibabahagi dito ay may letter K na kasama. So pag may kita tayong 7KD, kung makita natin yung 7KD, ang ibig pong sabihin niyan, deposit under the big stone or under the stone. So pag sinabing under the stone, ito po ay nasa ilalim po ng malalaking bato or malaking bato na kung saan siya po ay nakaguhit. So, tandaan po natin yan, 7KD. Pangalawa po, ang ating pong pangalawang sign ay ang K. K po, at mayroong parang 1 na mayroong buntot, at litrang A na diretso. Yan po ay nagsasabing Great Image of Buddha. So, ang iyak kanya pong tinutukoy, mga ka-treasure hunter, ay Buddha ang kanyang itinutukoy. So, Great Image of Buddha. So, napakaganda. Pag sinabing great, ibig sabihin na mataas na uri or magandang uri pag sinabing Great Image of Buddha. So, napakagandang Buddha raw ang kanyang tinutukoy. So, maaring napakamahal na Buddha na yan kapag nakita tayo na, makakita tayo na K na ganitong style. So, iba't iba po ang itsura ng K. Tandaan po natin ang itsura niya. Baka pag nakita kayo ng K ay parehas lang ang akala ninyong meaning. So, ang K na ito ay makikita ninyo na iba ang kanyang purma. So, parang paganyan. So, may diretso kasi na ganyan. Mayroon naman iba't ibang klase ang pagkaguhit ng kanyang paa. So, tandaan po natin ang paa at ang kanya pong mga katawan kung ano po ang itsura niyan. So, yan po ang ating pangalawang sign, pangatlo po na sign ay A at saka yung K.
So, involved po lagi ang K, mga ka-treasure hunter. So, lahat po ng sign na ito ay may K. Inside or side. Pag sinabing inside, ang ibig pong sabihin niyang inside ay loob or nasa gilid. So, pag nakakita tayo ng A at saka K, yan po ay nagsasabing sa loob or nasa gilid lamang ang nakatagong sikretong kayamanan. So, tandaan po natin yan, mga ka-treasure hunter, sapagkat napakahalaga po ang sign na ito. Sunod po ang parang letter L na may K, nakakaiba po ang pagkaguhit. So, tandaan po natin, yung K na yan ay parang baluktot po ang kanyang paa at ang kanya pong pagkasulat ay kakaiba na may letter K na halos hindi tinapos. Diyan lang po sa gitna ang kanyang letter L. So, makikita natin yan. Yan po ang kahulugan niya, inside or side din po. Parihas po sila ng kahulugan dito sa itaas, yung AK at saka yung L na maliit at saka K na parang kakaiba na may parang buntot. So kapag nakita natin itong dalawang ito, ito po ay magkasama, inside or side, loob or nasa gilid. Yan po ang kahulugan ng dalawang yan, mga ka-treasure hunter. Sunod po ang itong litera na isa lang na letter K. So, maraming nakakita nito na mga ka-treasure hunter. So, ito na po ang inyong hinihintay. Ang letter K na yan ay ibig sabihin, there is the object. There is the object. Ibig sabihin ng there is, nariyan ang kayamanan. Nariyan. So, ibig sabihin, may makikita pa tayong mga confirmation signs sa kanyang paligid. So, hanapin po natin yung mga tinutukoy niyang kasama niyang sign. There is the object. Nariyan ang nakatagong sikretong kayamanan. Pag sinabing object, bagay o mahalagang bagay na itinago ng mga Hapones. So, letter K at saka letter O na magkasama, mga ka-treasure hunter, at may kudlit na maliit sa gilid sa may kaliwang bahagi. Ang ibig pong sabihin niyan ay deposit under stone o under big stone. So, deposit daw po na nasa ilalim po ng malalaking bato or malaking bato na kung saan iginuhit po ang letter K at saka yung O na kung saan may guhit po sa kaliwang itaas na gilid ng letter K. So, susunod po natin na page ay itong letter K na kung saan mayroong dalawang bar sa gilid. So, ang ibig pong sabihin yan ay under 2 yards. So, sa ilalim daw ay 2 yards ang inyong huhukayin. So, under 2 yards ang huhukayin ninyo. Under 2 yards. So, ang yarda, iba po sa metro ang yarda. May diferensya. So, yan po ang kahulugan ng letter K na yan. Sunod po ang number letter I na malaki at saka K. Magkasama sila. Under ang ibig pong sabihin yan. Number letter I at saka K, ang ibig pong sabihin yan ay ilalim. So, yan po ang kahulugan ng under sa salitang English yan. Translate po natin sa Bisaya. Yan, ilalum. Sa ilawm. Yan, sa taga-Sugbo, taga-Cebu. So, sa ilawm daw ang pagmakita na ito ng letter I o ang letter K. So, murag IK. Mga pagkabasa ni IK. Susunod, ang letter K na single na ang but ipasabot sa letter K na single, ang ibig sabihin po niyan ay dito, here. Sa salitang English naman, here. Dito, sa salitang Bisaya, dire. Naadire. O, mo na iyahang buot ipasabot. Yan po ang kanyang ibig sabihin. Sunod po ang 4 at saka K. So, maaring may nakakita na nito na mga katiits natin. Ang 4 at saka letter K. Ang ibig pong sabihin ng 4 at saka letter K na 4K ay inside or beside. Pag nakakita tayo ng 4K, sa loob raw ang kanyang tinutukoy or nasa gilid, beside. So, ibig sabihin, pag sinabing nasa loob,
ay ang tinutukoy niya ibinabalot or maaring mayroong butas na kung saan tinakpan. Kaya sinabi niyang inside or beside sa gilid. So pag nakita tayo ng 4K, yan po ang ating hahanapin, yung sinutukoy niyang inside or beside. Sunod, ang araw na papunta sa kanan, nagaling sa kaliwa, at ang key day, KD, ang ibig mong sabihin niya, object under big stone. So ibig sabihin, pag makita tayo nitong parang araw, parang letter V na araw na patagilid at may K at may D, ang ibig pong sabihin ay ang kayamanan, ang object ay nasa ilalim ng malaking bato, under big stone. So lagi po natin tandaan yan, mga ka-treasure hunter, sapagkat napakahalaga po ang mga sign na ito sa ating pong kudigo sa pag-treasure hunting. So mahalaga, mahalaga po ito sapagkat galing po ito sa Japanese code mula po sa Treasure Hunter of the Philippines, TAPI, mga ka-treasure hunter. So ito po ay 7 at saka K. So tandaan po natin ang 7 na yan at ang K. Ang ibig pong sabihin ng 7K ay boxes of gold. So kapag may nakita tayong 7K ay siguradong, siguradong boxes of gold po, mga ka-TX, ang atin pong hinahanap. So maraming naghahanap ng mga gold. So ipagkakataon nyo na po upang matuklasan ang mga nakatagong kayamanan, sapagkat ang 7K ay tinutukoy niya ang boxes of gold. Sunod po ang mga sign na ito na kung saan kakaiba po ang pagkaguhit ng letter K, na may kikita kayong iba yung itsura niya, parang letter C yung kanyang paa. So pag may nakita kayong mga ganitong klaseng letter K, tandaan ninyo ito, hudiguhin ninyo ang video na ito, sapagkat ito po ay galing sa code ng Japanese. So ang K na yan, yan, makikita ninyo yan, tandaan ninyo, pare-parehas po ang itsura niyan. Pag may nakita kayong nakaguhit sa bato na ganyan, yan po ay nagsasabing below, sa ilalim. Sa ilalim, pag sinabing below, sa ilalim. Sunod na naman po, itong letter K na ito, may mapapansin kayong malayo po ang ginuhit niyang paa. May distansya. So ang iba kasi sagad dito sa gitna, yung sa kanya dito sa halos kalagitnaan ng kanyang paa. So may makita tayong ganyan, ang ibig pong sabihin niya na inside, sa loob, mga ka-tids. So sunod naman po, itong letter K na ito, na kung saan parang kakaiba siya, parang itsura lang letter X nung anong klase, basta letter K po yan, mga ka-tids. So ang kahulugan po niyan is treasure down. So ibig sabihin, nasa baba ang treasure down. So tandaan po natin yung mga sign na yan, sapagkat in-explain ko po sa inyo ng isa-isa ito upang inyo pong maintindihan ng lubos. Sapagkat kapag silayan po natin ito sa Japanese code, ay napakaliit po ang kanilang sulat, at atin pong ginawa ng paraan upang mapalaki at maibahagi sa inyo ng mas klaro upang maging kudigo sa atin pong paghahanap ng treasure. Sunod po ang letter K na ito, na kung saan parang may letter J na body, at kakaiba po ang itsura. So ang kahulugan po niyan ay parehas dito sa itaas, na ay treasure down. So sa ibaba, kapag makakita tayo ng letter K na ganitong itsura. So lahat po ng letter K ay atin pong ibinahagi sa inyo mula po sa Japanese code, upang lubos nating maintindihan po ang nakaukit sa mga batong markers na kung saan iginuhit ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. Itinago po nila ang mga kayamanan, ginamit po nila ang mga markers na ito upang kanila pong kudigo sa kanilang pagbabalik. At sana po ay nakapagbigay na naman po ng karagdagang kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapones. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat po ulit. Iki A. Yusuf Yamato po.